Hello mga loves, welcome back to my YouTube channel, and to those new to my channel, welcome, welcome, welcome. So today's video, magba-Brazilian blowout tayo, and at the same time, after sa ating Brazilian blowout, ay magko-color tayo ng hair. Since it's been already 3 months na ano siya, kumbaga since yung last treatment ko, and ang recommendation for Brazilian blowout para ma-maintain natin yung ating hair na healthy, kailangan after 3 months ay mag-retreatment. Ayun, so treatment again. Alright? Malalaman naman natin na kailangan na ng another treatment kapag napansin na natin na tumitikwas na siya at yung edge niya ay parang numinipis na, ganun. So, ayun. So, kailangan na natin ng another treatment. Okay? Pwede tayong bumili ng ating mga products na gagamitin online, ayan. So, pwede din tayong pumunta sa mall. Mas cheaper siya. Kasi, syempre, we will be doing it ourselves. Kasi, unlike doon sa salon, we have to pay pa, syempre, yung ating professional fee. And of course, may mga extra mga services. We have to pay that. But, kung gusto sa mga gustong magtipid, okay? At saka, gustong subukan yung DIY natin na Brazilian blowout, just keep on watching. Kailangan itong i-wash. Okay, so galing ako sa workout, so medyo pawis itong hair ko, so kailangan ko talaga i-wash ito. Okay, so ito yung consistency ng ating shampoo. So tinry ko hindi masyadong bumula yung hair ko. Kasi oily na oily. Hindi masyadong bumula. Hindi talaga bumula. Dinamihan ko na. Pero amoy chocolate siya. Kasi chocolate scent naman yung kinuha ko na variety. Ayan. Variant pala. Ayan. So, hindi masyadong ano. Feeling ko lang walang bulak. Ayan, meron pala. Konti lang. Kasi oily na oily ang hair ko. Galing sa workout. So, siguro yung mga natunaw kong pats nandito na sa hair ko. Char. Ayan, bumula na. Dapat pala super marami. May ilalagay. So, tanggalin ko talaga itong oil sa hair ko para kumapit talaga yung keratin treatment natin. O, diba? Okay. So, try ko na banlawan. Wait lang. Actually, nasa kitchen sink na lang ako nag-wash ng hair para mas madali. Kasi mahirap naman sa CR. Wala akong paglagyan ng camera, of course. So, mahirap mag-set up doon. So, dito na lang muna. So, this is my second, ano, medyo mahapti siya sa mata, mga loves. Nalagyan yung eyes ko. Ayan. So, medyo matigas, actually, yung hair ko. After mag-shampoo. Mga 60%, sabi doon sa instruction, 60% ng hair, dapat hindi siya sobrang dry, hindi din sobrang damp. So, magbo-blow dry lang ako. So, i-set ko lang siya sa, ano, na hindi masyadong mainit yung hangin. Okay, so, I'll be right back. Okay, so I'm done with shampoo treatment number one. Tang ta da da. Okay. Actually, mga loves, marami pa siyang laman. I've used this, 2 times na. So, pwede pa siyang gamitin another 2 pa. Itong shampoo. 3 times mo siyang pwedeng gamitin. I think I bought this one at 250. Itong set na. So, itong tatlo from Shopee. So, it's not bad, diba? So, we'll see. Kasi, yung first treatment ko, maganda yung effect niya. Hindi ko lang talaga siya na-vlog. So, hindi ko siya na-share sa inyo kung anong ginawa ko. So, this time, this would be the moment kung paano ko in-apply itong Milan's Brazilian Blowout. So, ayan. So, ito na tayo ngayon. Magpapaganda na naman tayo. Actually, ano to, retouch or second treatment kasi it's been 3 months na. So, sabi dito, itadry ang hair for about like 60%. So, dapat medyo damp siya bago natin i-apply itong number 2, which is the reyna ng ating treatment set. Kasi siya yung keratin blowout na talaga. Okay? So, we will be leaving this one for I think 30 minutes or an hour. And then, tsaka siya ibo-blow dry and then paplanchahin. Yun. So, after plancha,
Yun na. So, ili-leave siya for 3 days. After 3 days, i-wash out siya. Tapos, gagamitan ng conditioning cream. Ito na, yung final niya. So, punong-puno pa siya actually, mga loves. Kasi konti lang din ang magagamit after the treatment, the 3rd day. So, after the 3rd day, mga loves, saka ko na kukulayan ang hair ko. So, I will be using OMG, Oh My Girl, Hair Color Cream. And, ang ano niya, yung kanyang color is dark copper blonde. Ayan, dark copper blonde. And then for our Brazilian Blowout, 250. So, if you can use this one for like tatlong beses, eh, diba? Ano na siya? Sulit na sulit. Okay. Kahit 2 times mo lang magagamit, 250 divided by 2 is 125. Not bad for Brazilian Blowout. Mahal kaya sa salon, diba? So, yan na. So, this time, i-blow dry na natin ang ating hair. So, don't forget na 60% ng dampness ang hair natin, magtitira tayo ng konting damp or konting tubig sa ating buhok, hindi masyadong dry, okay, para may kakapitan pa ang ating keratin treatment, okay? So, I suggest you use a comb na malalaki yung kanyang mga ngipin para pang ditanggal lang ng ating hair. Ayan, so pwede na to. Galit siya. So pwede na to. Pwede na natin i-apply. So kailangan magpa-partition tayo. So ayan. So since wala akong pangtali ng wala akong clamp. So ang gagawin ko ay tatalian ko na lang muna at ititira ko ito na portion sa baba. So, meron tayong dito. So, mag-ano tayo ng portion. Mamaya, tatalikod ako para makikita nyo kung paano ko gagawin ito. Actually, mahirap siya mga loves pag ikaw lang mag-isa. Katulad ko, wala akong katuwang dito sa bahay kasi lahat sila, mga lalaki. I have to do this on my own since ginusto ko naman to. So, ganito lang gagawin ko, mga loves. Ititira ko lang tong portion na to sa baba. Ayan. Para lagyan ng So, dahan-dahan, magkukuha lang ako ng hair para malagyan ng yung keratin treatment. So, mga loves, I have to warn you that the keratin treatment is a little bit parang stingy sa eye. So, nagsisting siya sa mata. So, ang iba, gumagamit sila ng parang goggles or something like that. But I don't have to. Some of you, if you want din, kasi medyo matapang yung kanyang smell. So, you can also use mask. So, hindi naman ako makakapagsalita ng maayos kapag gumamit ako ng mask. So, ayun. So, hindi na lang muna ako gagamit. Yeah. Anyway, nakagamit naman ako nito. And this is my second time, so I know how it smells. And the smell of this one is chocolate, so medyo may lang siya. Medyo may parang tinge of parang medyo matapang lang yung parang ammonia or something. But yun. So, ayan. So, any metal na nasa neck at saka ears, tanggalin muna natin para hindi magkaroon ng chemical reaction. Okay, kasi this one is a chemical treatment. So, tanggalin ko. Ayan. So, ititira ko lang tong Fitbit ko kasi rubber naman to. So, okay lang. Ayan. So, gagamit lang tayo nito. And then, ito yung ating bowl na plastic. So, ilalagay ko lang dito yung ating keratin treatment. Ayan. So, maglalagay lang tayo ng sapat lang. Okay. Amoy chocolate siya. Ayan. So, ito lang muna. So, ang sabi sa instructions, huwag daw isagad doon sa ating yung roots ng hair. So, parang half inch or an inch away from the skin. Sa scalp pala. Sa scalp. Ayan. So, medyo dapat, basain talaga siya. Ayan. Okay. And then, another batch. So, mamaya mag-acrobatic tayo. Medyo mas madali kapag mahaba ang hair niyo, mga loves. Pag maiksi kasi ang hair,
yun lang, kasi kakapain mo and ganun. But pag mahaba ang hair, medyo makikita mo kung ano yung in-applyan mo. Ayan, and then, ayan, ganun muna sila. Gagawin ko lang yung kabila. Ayan, sariling sikap po tayo dito. Self-service po tayo dito sa salon namin. Ayan. So, kung ano kayo, matyaga kayo mga loves. Dito tayo, sa DIY. So, mag-DIY tayo. Do it yourself. Diba? So, pag natapos ka na, oh, pat on the back, ginawa ko to. Akong nagpakahirap dito. Medyo, ano na talaga siya sa mata. Nag-start na siya na mag-sting. Pero, kakayanin kasi, ano tayo, nagpapaganda. Yan nga. And then, the next thing that we're gonna do is to remove this again, yung ating bun. Then, kukuha lang tayo ng konti. Oops. Ayan. So, kakapain ko na lang siya. So, ayan dito mga loves. Ayan, pakonti-konti lang. Kasi, syempre, mag-isa lang tayo. Hindi natin kaya yung maramihan. So, as you can see, ito yung part na hinulog ko. Ayan, so, lalagyan natin to paunti-unti ng hair treatment. Keratin treatment. Ayan. Love me, but me. Ayan, so, sariling sikap. Ayan. So, for mga siguro mga loves, 30 minutes. Anyway, magsistay naman ito sa hair natin for 3 days. So, wala namang liguan na naman ito, di ba? 3 days. Katawan lang, of course. Maliligo ako mga loves. Hindi ako pwede hindi maligo. But yung hair natin ay, ano siya, hindi muna pwedeng basain. Ayan. So, ayan lang. Let's just follow instructions para tumagal yung medisina sa ating hair. Di ba? So, anyway, yung keratin naman is, ano, it's just a treatment. Okay, so, ano lang siya, parang pinapalambot niya ang buhok mo. Tapos, of course, dahil sa plancha. Tapos, may, ano siya, straightening effect siya. So, yan lang. Na maging, ano lang, behave yung hair natin, of course, di ba? Careful kayo mga loves, huwag malapit na sa face. Kasi, ano na siya sa mata. If you're sensitive, talagang you have to wear mask. Pero mabango naman siya, tsokolate. Kaya lang yun lang, kasi naano ka sa mata. Parang mahapdi sa mata. Ayan. Ano, good for 2 lang talaga ito. Kung ganito kahaba ang hair nyo. So, actually may natitira pa, pero alanganin na for the third treatment. Medyo alanganin na. So, I should say na good for 2 ang treatment na to. Natulog na to. Medyo apart sa roots natin, dito lang, ganyan. Pwede na natin lagyan. Huwag lang talaga i-touch as much as possible. Huwag na i-touch sa anit. Okay, sa scalp. Para, syempre, para hindi ma-irritate yung scalp natin. Ano, sinisigurado ko lang na lahat ng, ano, ng parte ng hair natin ay nalagyan ng treatment para mamaya, pag na-plancha natin, okay, lahat naman maging straight. At saka na-coated na with keratin. Dapat may keratin lahat. Ayan. So, para walang tumikwas sa ano natin. Lahat ng hair natin would behave. Ayan. So, parang buhok artista naman tayo. After sa skin, hair naman natin. Ah, diba? Let's take care of ourselves. Let's take care of our hair, ating health, kasi bigay ito ni Lord sa atin. Okay, so ililip ko lang muna ito for 30 minutes. Okay, mga loves, I'm back. And habang maghihintay ng 20 minutes to 30 minutes, naghugas muna ako ng pinggan. So, i-dry na natin. Super dry na talaga siya. Yung 100% dry. Tapos, paplansya na.
So, gagamit pala ako ng super manipis na comb. Yung talagang dikit-dikit yung kanyang mga ngipin para i-straighten yung ating hair habang dinadry. Ayan. So, para mas madali, maglo-low heat na lang muna ako. Okay, so I bet 100% na dry ang aking hair. So, pwede natin simulan ang ating pagpa-plancha. So, of course, prepare muna natin. And, isi-set up natin ang temperature at 230 degrees Celsius. So, meron siyang ano dito. So, I have to turn it on and I have to check kung anong temperature. It's going up actually. Ganyan. So, mamaya magsistop yan kung saan yung kanyang temperature. I don't know if I could set it na right. So, yung partition ko mga loves. Dito na part. So, ipapart ko na siya ngayon. So, para ano na. So, ang gagawin natin, super nipis lang talaga mga loves. Mga ganito lang. Ayan. So, ganito daw pag nagpa-plancha kapag naka-keratin. So, nakaset ito at 210 degrees Celsius. So, ganyan siya mga loves. Woo! Mainit. Be careful. So, dapat pala siya ilalagay siya dun sa kabila. Okay, sandali lang. So, sorry hindi tayo professional, pero still practicing. So, ganyan siya. Ito yung mga ginawa niya nila na ano, pabalik-balik sa roots. Woo! Okay, so we can put it there. Ayan. Hindi kasi pwedeng gumamit ng clip, mga loves. Ayan, so ganun lang muna. Alam nyo naman. Mahirap pag nag-ano, pag nagbi-video. Kung ako lang mag-isa, medyo easier. Siyempre, wala akong ano, mirror lang ang kaharap ko. Dito naman, pag nagbi-video, siyempre, mainit. Siyempre naman, kayo ang kausap ko. So, mahirap kapag ganon. Na ang camera ang aking harap, hindi ang mirror. So, pasensya na pag hindi ko masyadong maninipisan yung aking ano. Anyway, pwede ko namang balikan mamaya. Ayan. So, huwag kayong matakot kapag parang umuusok ang hair nyo. As long as walang apoy. Ang init talaga. O, diba? O, ganito yung may experience yung pag kayo lang ang gumagawa. Diba? Siyempre, DIY. Do it yourself. So, what you expect? So, if you want, mas mabuti if you have somebody with you. Mag-instruct lang kayo. You can use this video. Tapos, tuturo nyo lang kung paano gawin. Ayan. So, ito kasi sariling sikap tayo. Okay. Ayan. Ang importante mga loves na lahat ng ano ay madadaanan na ng plancha. Super init. 210 lang yun mga loves pero super init. Pero I suggest you wear gloves para medyo malessen yung heat pag hawak nyo ng hair. Iba talaga pag may kasama kayo mga loves. So, pasensyahan kasi ako lang babae dito sa bahay. So, walang makaka-help sa akin. Ay, mga loves, balikan nyo lang. Ayan. Bago kayo lumipat sa ibang section, dapat nabalikan mo na 2 to 3 times bawat side. Ayan, as you can see, ayan, nakikita niya na. Ayan ang ginagawa ko dito yung nasa ilalim. Kasi mahaba ang hair ko. Pwede ko lang gawin ganito. Ayan. Hindi na kailangan dumaan sa likod. Agit ko. Alam niya na. Mahirap na, diba? Pag napasok tayo. So, imbis kumanda tayo, pang mangyayari. Oh! Ayan, mainit. Okay. So, ang kagandahan lang nito kasi natural lang yung kanyang pagka-straight. Hindi katulad ng rebond
hindi mo na siya pwedeng kulayan, mga loves. After 6 months, hindi ka pwedeng magkulay ng hair within 6 months. Parang 6 months to 1 year pa. So, ang Brazilian, I prefer Brazilian blowout kasi after 3 days, pwede mo na kulayan ang hair mo. Ayan, ito yung hindi pa napaplansya. Ito yung naplansya na. Ayan. So, good for 2.5 months. Diba? So, ano na siya? Good deal na. For only 125 pesos plus yung ating 50 pesos na kulay sa buhok. O, saan ka pa? Ma, ano sa mata, mahapde ang kanyang solution. Kahit dry na ang hair. So, ipapart ko lang dito. Mahapde talaga mga loves. Tiis ganda. Siyempre. Ano tayo eh, nagtitipid tayo. Mom, we have a lot of time sa bahay. And syempre, ang number one ano natin ngayon, syempre pandemic, di ba? So, dapat magtitipid tayo. So, si Mami Joy, isa sa mga nagtitipid. So, instead of spending 1,000 or 1,500 to 2,500 for Brazilian blowout, depende kasi yan sa salon, mga loves. So, syempre, gawin ko na lang sa bahay. Ayan, nandiyan naman ang Shopee. Palaban tayo sa Shopee. Maghintay lang tayo ng ilang days. Andiyan na yung ating treatment set. Ayan. So, ililink ko na lang sa description box pala. Yung link ng Shopee kung saan ako bumili nito. Para makakuha din kayo ng discount katulad ko. Oh. And, ayun. So, tatapusin ko lang ito mga loves and I'll be right back. Papakita ko na ang back part. Nagawa tayo ng pang-thumbnail. Ginupitan ko lang to. Another video na lang yung paggupit ko kasi naging mahaba na yung ating video. So, abangan nyo yung aking video while I cut my hair. Ayan. So, DIY lang din yung pagka-cut natin ng hair. Kung paano ko ginawa ito, paano to na-achieve, panoorin nyo kung interesado kayo. So guys, if you like this video, if nakatulong ito sa inyo, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and click nyo yung bell notification button at saka i-click nyo rin yung all para every time na mag-upload ako ng mga beauty vlogs and beauty, you know, stuff like that in there, ay mano-notify na kayo. Okay, so thank you so much for watching. Stay beautiful, stay safe. Jesus loves you. Bye.